never fails. Aling sabay nito ay yung hindi lang mga New Year's resolution, kundi yung kanilang mga pangarap ay muling nabuhay. At yung mga hangarin nila sa taong ito na mag-level up, halimbawa ay yung mga estudyante, gusto nila ngayon na mapabuti pa kanilang pag-aaral dahil naka-adjust na sila sa kanilang modules, sa kanilang new normal na hindi physical, at gayon din yung mga nagtatrabaho, naka-adjust na rin sa work at home, at yung mga natatakot sa COVID, bagamat tayo ay mayroong new variant, ay tunay na nasanay na po tayo na magsuot ng ating mga face shield, gayon din ang ating mga face mask at social distancing, pati na alagian nating pananatili na hugasan ang ating mga kamay. Nakapag-adjust na po tayo at tunay na ang taong blessed, ang 2021 ay tinawag po ng Paraclet TV na Blessed 2021, isang pinagpalang taon o na tayo po ay tumitingin sa isang bagong taon na punong-puno ng mga pangako na tutuparin ng Panginoon, isang masaganang bagong taon ang ating mga hapagkainan ay pupunuin ng Diyos ng mga pagkain, ang ating mga bulsa, ang ating mga trabaho ay bibigyan ng promotion ng Panginoon, ang ating kalusugan ay patuloy na tutulungan tayo ng Panginoon, yung mga nagbabalak na magbawas ng kanilang mga timbang ay tunay na idadalangin natin sa Panginoon na maging disiplinado upang tuluyan na gumanda at maging malusog ang ating pangangatawan, dahil kailangan natin ang malakas na resistensya, lalo pa nga't may banta pa rin ng COVID-19. Purihin ang Panginoon. At nais pong imungkahi ng Paraclet TV na isa sa mga dapat nating pangarapin, at hindi lang isang pangarap kundi maisakatuparan natin, ay yung tayo po ay ma-promote na mag-level up ang ating buhay pananalangin. Amen. Kaya nga ang titulo po natin na makikita ninyo dito sa watch party ay Pray Until You Pray. Manalangin tayo hanggang tayo nga ay nananalangin. Bakit po kaya ganon ang ating titulo? Dahil nga po marami po ang mga nananalangin na hindi naman po nila nauunawaan kung ano po ang kanilang idinadalangin. Meron pong nananalangin na dahil sa ulado na nila yung kanilang mga panalangin ay tila lumalabas na lang sa kanilang mga bibig, hindi naman ito ay sincero sa kanilang mga puso, dahil mayroong mga tao na hindi marunong manalangin. May mga tao din na may mga pananalangin na tila ritual lang. Kaya nga ang ating pong dapat pangarapin sa taong ito ay tunay na ma-promote tayo sa buhay pananalangin. At tingnan po natin ang ating magiging teksto ay makukuha po natin dito sa Roma chapter 8, 26 to 27. Ang sabi po rito, "And the Holy Spirit helps us in our weaknesses. An example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. And the Father who knows all hearts knows what the Spirit is saying, for the Holy Spirit pleads for us believers in harmony with God's own will." Mula po sa mga talatang ito ay marami po tayong mahahalungkat na mga katotohanan. Una pong katotohanan na pwede po natin dito makita na ang mga tao po, lahat ng tao, kahit na tayo po ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, tunay na tayo po ay maraming kahinaan. Yan po ay isa sa pwede natin matutunan dito sa talatang ito, na lahat ng tao, kahit na sila ay nananampalataya sa Diyos, marami po tayong mga kahinaan. Kahinaan sa ating mga laman, no, yung mga natutokso, o yung kahinaan sa kasalanan ng gluttony, yung malakas kumain, o yung sa salaman, gayon din sa pita sa mata, no, yung ano man ang makita natin, tayo ay na hihimok na magkasala, yung mga kasalanan ng pagkaingit, yung kasalanan po ng greed na meron naman tayo, gusto pa natin ay makakuha ng mga ibang bagay, yan po yung mga weaknesses. At hindi lang yon, kundi yung weaknesses
isa sa mga weaknesses na binabanggit po ni Pablo kay Timoteo ay yung kayabangan. Marami po sa atin na punong-puno po ng kayabangan. At hindi lamang po iyan ang sinasabi dito sa ating tinatalakay sa aklat ng Roma, kundi yung isa sa mga pangunahing weaknesses ng mga tao kahit na siya nananampalataya ay yung hindi siya marunong manalangin. No. At isa pa natin pwedeng matutunan dito na ang tao, kahit na siya'y nananampalataya, marami siyang mga kahinaan at isa sa pangunahin niyang kahinaan ay yung hindi siya marunong manalangin ng tama. No, pwede po kayo sabihin niyo sa akin na kayo po ay nananalangin, pero ang tanong po dyan, tama po ba ang inyong pananalangin? Kasi makikita po natin dito na sinabi mismo ni San Pablo dito sa aklat ng Roma na hindi po tayo marunong manalangin. Ano po, iyan po ay isa sa pwede nating matutunan dito po sa aklat ng Roma. At gayon din ay yung dahil nga po dapat kapag tayo po inananalangin, ito po ay yung panalangin na sumisentro sa kalooban ng Diyos. Ano po ba yung panalangin na sumisentro sa kalooban ng Diyos? Ang sabi po dito, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words, and the Father who knows all heart knows what the Spirit is saying, for the Spirit pleads for us believers in harmony with God's will. Yung panalangin po na sumisentro sa kalooban ng Diyos ay yung pananalangin na kapag tayo po ay nananalangin, ang banal na Espiritu po ang siya nananalangin sa pamamagitan natin. So tayo lamang po ay instrumento, but the Holy Spirit Himself ang siyang nananalangin sa pamamagitan natin. Yun po yung pananalangin na nasa sentro ng kalooban ng Diyos. Kaya pag tayo po ay nananalangin, na ang panalangin lang natin ay nanggagaling sa ating isip, ang panalangin natin ay nanggaling sa ating karanasan, ang mga panalangin natin ay nanggagaling lang sa ating mga pangangailangan, ito po ay mga pananalangin na kung minsan po ay hindi po tama dahil hindi maaring ito po ay hindi nasa kalooban ng Diyos. Ang panalangin po na dinirinig ng Diyos ay yung panalangin na sumisentro sa kanyang kalooban. At ang nakakaalam lamang po mula sa talatang ito ng kalooban ng Diyos ay walang iba kundi ang kanyang Espiritu. Ang banal na kung paano na yung Espiritu mismo natin alam yung ating kung sino tayo, yung ating kaloob-looban, the inner man, gayon din ang Diyos, ang banal na Espiritu ang nakakaalam ng kaloob-looban ng Diyos. Kaya nga kapag tayo nananalangin sa tulong ng banal na Espiritu, kaya may tinatawag tayo sa banal na kasulatan na praying in the Spirit, dahil nga ang pananalangin ay gawaing espiritual at ang makakagawa lamang ng panalangin na espiritual ay walang iba kundi mismo ang patnugot nito, ito ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Madalas po, kapag nananalangin tayo bilang tao, tayo po ay kinukulang at hindi po nakakaabot sa kalooban ng Diyos. Kaya nga dahil marami po tayo mga weaknesses sa ating pananalangin, ang isa po dyan ay yung hindi po tayo consistent na nananalangin. Tandaan po natin, ang pananalangin ay expression po ng ating pananampalataya at ito po ay komunikasyon natin sa Diyos. At kung talagang mahal natin ang Panginoon, ang Diyos ay talagang ating tinuturing na ating Panginoon, ibig sabihin niyan lagi po tayo na mananalangin dahil kalooban ng Diyos na siya ay kausapin natin, at kapag lagi natin kausap ang Diyos, makikilala natin siya ng malalim at mauunawaan natin kung ano ang kanyang kalooban. Eh hindi po tayo consistent na nananalangin. Yung kumbaga moody tayo sa ating pananalangin. At isa po yan sa ating, kaya po weakness natin ang pananalangin. At pwede rin po yung wala po tayo talagang desire na manalangin. No, kung hindi pa po tayo imbitahan o kung hindi po tayo ay talagang naka-schedule na dapat ma-press sa tayo manalangin, hindi pa po tayo mananalangin. Kaya nga isa po yan sa mga weaknesses natin. At madalas, kapag tayo nananalangin, madali po tayong ma-distract. No? Madali po tayong maagaw yung ating pansin kapag tayo nananalangin dahil nga hindi po tayo sanay na manalangin ng tama. Ano? Kaya nga, iminumungkahi po ng Paraclete TV na sa taong ito, naisin po natin
ipakita natin sa Diyos dahil siya din po nagbibigay ng nasain sa atin. Napakaganda pong nasain na tayo po ay lumago sa buhay ng pananalangin na dapat tayong mag-pray until we pray. Ano po ba yung panalangin hanggang tayo po ay tunay na nananalangin? Ito yung panalangin na hindi maiksing pananalangin. No, kasi yung iba, kapag nasabi na yung gusto nila sa Diyos, tapos na. So kapag sinabi po natin, pray until we pray, ito po isang pananalangin na hindi po maiksi. No, hindi po maiksi. At kapag sinabi po natin maiksi, eh, this is relative. May mga tao na kapag nananalangin, mahaba na sa kanya yung 3 minuto. May mga tao naman, kapag siya nananalangin, maikli sa kanya ang 10 minuto. So relative po ito. Depende po ito sa ating karanasan kung tayo po ay nananalangin. No, depende po sa ating mga karanasan. At ang basehan po nito kung ano po ang estado natin ngayon, iyon po ang magiging basehan ng haba ng ating pananalangin. So ibig sabihin po niyan, kung kayo po ay nakakapanalangin ng 3 minuto, ang ibig sabihin ng pray until you pray, pwede po natin itong doblehin. Umabot siya ng 6 minutes. Kung kayo naman po ay nakakapanalangin ng 10 minuto, so ang ating progress dapat ay tumagal pa doon sa 10 minuto. Pray until we pray. Ang ibig sabihin ng panalangin ito ay panalangin na mahaba, at gayon din ito ay panalangin na tayo po ay lumalampas doon sa estado ng formalidad at ng hindi makatotohanang pananalangin. Ano po ba yung ibig sabihin ng panalangin na lumalampas sa formalidad? Kasi kapag tayo nananalangin, may mga tao na kapag siya pinagpanalangin mo, mayroon siyang mga rituals, o ibig sabihin mayroon siyang pattern na sinusunod. No, yung pattern po hindi naman po yung masama, pero dapat po mag-graduate na po tayo dyan. No, kasi kung ang susundin po natin ay pattern na kapag tayo po yung mananalangin, niisip natin ano ba salita ang sasabihin ko, na imbis na makipag-usap tayo sa Diyos na nakakaunawa na lahat ng bagay, iniisip natin kung anong salita ang dapat natin bigkasin, kung paano natin sisimulan ko pa ba ito sa Ama namin, sisimulan ko ba ito sa pamamagitan ng Lord, dadamihan ko ba ang pagtawag ng Hallelujah, o paano ba ako mananalangin? We are so conscious with the words that we are using, ang tawag po dyan ay formalidad. No, kaya dapat ang ibig sabihin ng pray until we pray, we pass that formality. Lumalampas na tayo doon. We are not that conscious of the words that we'll be speaking, because prayer is more of the heart than of the lips. Amen? Ang sabi natin pinagpaaralan, pray until you pray, pray until the pretense fades. No, manalangin daw tayo na yung pagkukunwari ay wala na. No, kasi yung iba ay nananalangin para lang maipakita na marunong sila manalangin, katulad ng mga pagano na kinukwento po ni Jesus sa New Testament, at saka yung ipinapakita nila sa nakakarinig sa kanila na marami silang alam, kaya kung manalangin sila ay mga pretentious, o ang tawag dito sa Tagalog ay mapagkunwari. Pray until na hindi ka na nagkukunwari. Pray until the sin and lost its appeal. Manalangin ka hanggang wala nang appeal sa iyo ang kasalanan. Yan ang ibig sabihin ng pray until you pray. Pray until the burden is lifted. Ang ibig sabihin ng pananalangin na ikaw ay manalangin hanggang ikaw ay nananalangin ay yung nawala na yung mga burden sa puso mo. Pray until your delight is in God's presence. Napakapurihin ng Panginoon. Yung pray until you pray is a situation wherein you are enjoying the presence of God. You are no longer within the bounds of, ano bang aking bibigkasin? O how will I say it? Hindi na yun, kundi yung nananalangin ka na, na kahit na walang binabanggit ang iyong bibig, nai-enjoy mo yung presensya ng Holy Spirit, and that is pray until you pray. Pray until you are looking first the kingdom of God, na yun nasa puso mo, nasa isipan mo, ay hindi na yung paligid mo. Hindi na yung nangyayari sa kapaligiran, kundi ang nasa buong mong pagkatao ay yung nasa loob ka ng kaharian ng Diyos. Pray until your heart is resting to sing His praise, na yung puso mo ay punong-puno ng pagpupuri, punong-puno ng pag
awit sa Panginoon. Pray until you are invited to share yung pananalangin na ikaw, pagkayari mo manalangin, ay handa mo itong i-share sa marami mga tao. And pray until you are eager to love others. Makapanalangin ka na ang laman ng puso mo ay punong-puno ng pag-ibig sa iba. So iyan po yung ibig sabihin ng pray until you pray. Dalangin ko po na sa atin pong sa bagong taon para tuluyan na ang blessed 2021 ay we will pass the elementary level of praying. Kundi ma-promote tayo, mag-level up ang bawat isa sa atin kung paano tayo makakapanalangin. Amen. Pray until you pray. Ang ibig sabihin niyan, as I repeat before we start praying, pray until the pretense fades, until sin lost its appeal, until the burden is lifted, until we enjoy the presence of God, until we are overwhelmed with the kingdom of God, until we are emboldened to share what we have experienced in our prayer, and after we pray, we have to express our love to others. Amen? Yan po yung ating goal, yung ating adhikain sa 2021. For 2021 to be blessed, we must be promoted in our prayer life. Amen? Amen. Amen. At ngayon po ay mananalangin na po tayo. We are welcoming our new friend here at Zoom, si Jane. Welcome, Jane. God bless you na ikaw ay kasama namin ngayon sa pananalangin. And we want also to thank Krista Hernandez na taga Nueva Ecija na lagi natin, regular natin kasama dito sa Zoom. At gayon din si Beck Hernandez na kasama natin dito sa Zoom. Gayon din sa Facebook, we are thanking Melisent Rigondola, ang aking pamangkin. Gayon din si Cristeta Labrador, si Darrell, kasama natin personal pero naka-Facebook din siya. At gayon din si Sir Conrado Riverso, si Jason Castillo, gayon din si Dada Samuel, si Mel Ichano. At dito po sa ating watch party ay marami po tayong kasama. God bless you, Brother Lawrence Barcarce, Brother Oliver Carlos, ang aking pamangkin na si Ana Lat, ang ating kapatid from Leyte, si Pearl Jam Alberio, si Pastor Reverend Benedicto Villasencio Asban. We are also praying that the prayer that is being conducted by the Assemblies of God, Philippine General Council of the Assemblies of God, for the whole week of this January, all of the pastors and all of the members of the Philippine General Assemblies of God are praying, and we are joining them in their prayer. And we want to bless Pastor Asban who is with us. Gayun din kay Parts Pajardo. God bless you. Ang aming inaanak, si Maan Castro Bacalal. Thank you for being with us tonight. Kay Jefferson Ray Guevara Ignacio. God bless you. At gayun din kay Alvin, Brother Alvin Sabino Lintag Sr. Kay Jan Din Rigondola. God bless you, sir. Kay Senri Otre Trapsi, baliktad ang pangalan nito pero ito'y madalas nating kasama sa Paroclet TV. Ano, at gayon din si Mark Arboleda, God bless you. Si Sister Beth Camacho na kasama natin sa watch party, God bless you. Si gayon din si Beck Bernal, I think from Cavite or Manila. Sister Beck, God bless you. At gayon din si Brother Austria na ating isa sa mga leaders po ng Thy Word International. God bless you. Sa gabi pong ito ay ating ipapanalangin ang mga panalangin po ng iba't ibang bansa. Alam po ninyo, ang panalangin po na nagle-level up ay malalaman nyo po kung nagle-level up kayo sa estado na inyong pananalangin kapag hindi nyo na ipinapanalangin lagi ang inyong sarili, inuuna nyo muna ang pangangailangan ng iba. Ibig po sabihin niya, nagde-level up po kayo. We are not becoming self-centered, but we are becoming vessels of praying for others that others will be blessed. At alam ko naman, sa liwanag ng banal na kasulatan, na kapag inuuna natin yung maraming mga tao maliban sa atin, nalalaman niya ng Diyos at kailanman hindi tayo lilimutin ng Panginoon. Amen? So ang atin po naka-schedule sa pananalangin ay pananalangin sa ibang bansa.
So dahil yung mga pastors po natin ay kasama po sa Philippine General Assemblies of God, tila ako lamang po ata ang mananalangin, kaya kayo po ay samahin niyo po ako sa ating pananalangin. Una po natin ipanalangin yung kalagayan po ng buong mundo. At we welcome din si Dr. Vicky Chua from Leyte, Tacloban, Leyte, na our regular paracletter na sumasama sa ating pananalangin. Na at this point in time, alam naman po natin na patuloy na tumataas ang kaso ng COVID sa buong mundo. Nasa 86 million na ito and 23 million ang active dito. Yeah, at 1.9 million na ang namatay, no, sa COVID.